Bali, yan po yung dati niya. Pinalitan ko po nito. Ito po mas mahaba. Pinalit ko po siya dyan. Tapos ito po yung isang butas niya. Ito, ito po. Tinakpan ko na po yan. Pinaispatan ko po ng welding. Bali, ganyan na lang po ang itsura niya. Yan po, mahaba na po yan. Dito naman po, ito yung dati niya. Pinalitan ko po ng mas mahaba din. Kasing haba lang din po nito. Kasing haba lang din po nito. Kaya lang, pinaliitan ko po yung ito, banda niya dito. Para yung maliit po kasi yung kan eh. Ito po kasi mas maliit yung dulo niya. Yan. Pinalitan ko po ng ganito, katulad po ng nasa picture. Yan. Bali, ganyan po itsura niya. Ito na pinamachine shop ko po. Yung dulo niya, naging kasing liit na nito. Ito po yung dati. Pinalitan ko po sa machine shop. Pinalitan ko ng kasing liit po nito. Banda dito. Pinatabasan ko po yan dyan. Tapos ganito pa rin po yung thread. Tapos ito pa na, yun na po yung ginamit ko dyan. Tulad ng pinicturan ko po kanina. Pinalakihan ko po yung butas nito. Tapos ito rin po, pinalakihan ko. Tapos ito po, nalakihan ko na rin po. Pero dapat po, mas malaki yung butas nito kisa dito. Kasi po, isipin din natin yung papunta po dito sa linya, papunta sa may likod ng sprocket. May linya din po kasi ng langis doon, papunta doon eh. Kaya ito po, nilakihan ko rin. Pero mas malaki po rito kaysa dito. Yan po. Bali, priority lang po yung langis po galing sa langis papunta last. Langis na pupunta dito sa sahib natin. Pag galing doon sa oil cooler. Salamat po.